At tayo po mabitumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng ating pinakamabalapaisus na ito'y dadalhin ng ating mga aral, ang ating beloved preacher, beloved Brother Joey Mancera. Palakpakan po natin ang ating pinakamabalapaisus. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Paul Manzano. Amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay magkaisang dumalangin. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa pangunang dalangin ng aming minamahal at kagalang-galang na Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeda, yung end time prophet, kami po ay taos puso nagpapasalamat, dagilang Diyos, hallelujah, sa tagumpay ng iyong banal na gawain at maraming salamat sa iyong banal na Espiritu. Sa mga oras na ito, bago po sa pakikinig ng iyong banal na salita, ang Ebanghelyo ng Kaligtasan, kami po ay nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa namin pagkakasala sa iyo, maging sa aming mga pagsalang, sa pagkukulang. Patawarin mo po kami. At sa mga oras na ito, dakilang Diyos, langisan mo ang iyong banal na salita at pagpalain mo po kaming lahat. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. At sama-sama naming sinasaway, pinapalayas ang lahat ng masamang espiritu ng hadlang, all demons of hindrances, doubts and unbeliefs, cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Lahat pong sumigaw ng praise the Lord. Una tigit sa lahat po ang pinakamataas sa pagpupuri, pagpapasalamat, pagluwalhatid, pagsamba sa ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeda, the end time prophet of our loving God. And we will always remember and cherish the precious memories and the blessed teachings of our dearly beloved and honorable assistant pastor, Lina C. Almeda. To the beloved children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, to the whole beloved Almeda family, a pleasant afternoon po. Hallelujah, we love you so much. At sa lahat po ng ating live webcast viewers, sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran sa buong mundo, maging aming mga bisita po ngayon, isang mapagpalang hapon po. At sa lahat po, maging dyan po, sa dako po ng Indiana, USA, beloved Ted, beloved Minister Luke, and the whole family, to all saints of God all over the world, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minmahal, sa huling panahon natin, talaga pong marami na po ang talagang namumroblema. Walang kapayapaan, mga minmahal ko. Hindi nila alam kung saan, kung papaano malulutas, kung papaano sila bibigyan ng kapayapaan, mawala ang kanilang problema, gumaling ang karamdaman. Ngunit mga minmahal, mapalad po tayo. Dahil ang pangako ng Diyos, ang mga aliw, the comforter, siyan po'y sasa atin, mga minmahal ko. From the book of John, chapter 14, verse 26. Amen. The Gospel, according to John, chapter 14, verse 26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. Juan Kapitulo 14, versikulo 26. Darapat ang mga aliw, sa makatuwid baga ang Espiritu Santo, na susuguin ang Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa iyo ng lahat ng mga bagay at magpapalaala ng lahat sa iyo'y aking sinabi. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. Ang mga aliw, ang banal na Espiritu na siyang ibinubuhos sa huling panahon, mga minamahal ko. Kaya nakikita po natin, nararamdaman natin kung paano kumilos ang banal na Espiritu. Damang-dama natin ang dakilang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Datapwat ang mga aliw, sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo. Nasusuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa lahat na sa inyo'y aking sinabi. Kaya nga pag nandito ka sa banal na gawain, mga minamahal ko, hindi mo na iniintindi kung ano mga problema at pagsubok, mga minamahal ko, ang napakahalaga yung madama mo
ang kanyang banal na espiritu. At kalakip dyan, mga minamahal ko, yung mga dakilang himala. Mapakinggan mo ang mga buhay na patotoo at nagpapasalamat po tayo sa ating pinakamamalapay ng Jesus sa patotoo ng ating beloved Lord. Talagang nagpapalakas na ang Diyos natin ay totoong buhay at makapangyarihan dahil sa turo ng ating dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal ko. Ang sabi po ng banal na kasulatan sa lahat ng mga baguhan, pag ikaw ay nabautismuan sa pangalan ni Jesus, magiging bagong nilalang ka na, mga minamahal ko. Makakalakad ka sa panibagong buhay. Ito yung buhay natin ngayon. Naglalakad sa tunay na daan dahil ikaw ay gagawing tunay na banal, magmamana ng buhay na wala hanggan. From the book of Romans chapter 6 verse 4, atin pong basahin, mga minamahal. The book of Romans chapter 6 verse 4. Therefore, we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Dito po sa aklat ng mga taga Roma kapitulo 6 ang talata ay 4. Tayo nga ay nangalibing nas, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Purihin ang ating dakilang Diyos. Napakapalad po natin, mga minamahal ko, dahil dito yung karunungan mula sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, siya po ang nagtuturo. Through the prayer ng ating dearly beloved pastor, nakakalakad na tayo sa panibagong buhay. Na dati-rati ang buhay natin, yung paglakad natin ay patungo sa kapahamakan dahil ang sinusunod natin yung pita at layaw ng laman. Ngunit ngayon po, pag sinabing born again, tayo yon yung tunay na born again na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nagtalaga po, kaya tayo nagkaroon ng karunungan, mga minamahal ko, meron nagturo sa atin, may nangaral ng buong-buong katotohanan. Ating ihanda po from Deuteronomy chapter 18 verse 18, atin pong basahin. Amen. In the book of Deuteronomy chapter 18 verse 18, I will raise them up a prophet from among their brethren, like unto thee, and will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. Dito po sa Deuteronomy, kapitulo 18, versikulo 18. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid, na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya. At kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Sa bawat kapanahunan, sa lumang tipan, narito tayo sa bagong tipan, mga minamahal ko. Ito na yung sabi nga nating pinakamamahal na Panginoon Jesus, gagawin ko kayong maging tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. Ang sabi po, aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang mga salita sa bibig niya, at ang kanyang sasalitain sa kanila ang lahat na aking iniutos. Kaya nga, pag ikaw ay naniwala, ikaw ay sumunod sa propeta, mga minamahal ko, giginhawa ka naman talaga. Lahat magsabing praise the Lord. Magiging matatag ka, mga minamahal ko. Dahil sabi ng banal na kasulatan, pag hindi ka nakinig sa propeta ngayon, ay mapapahamak ka. Eh dito ka na lang, dahil kaligtasan ang pinag-uusapan, mga minamahal ko. Kaya nga ang ating dearly beloved pastor, tinawag siyang propeta sa ating huling kapanahunan, na sa kanyang pananalangin, pag-aayuno ng mahabang panahon, mga minamahal ko, tayo po ang bunga ng pananampalataya ng ating dearly beloved parents in the Lord, the beloved children. Ito po tayo
nagpapatotoo na ang Diyos ay kasama natin. Lahat magsabing praise the Lord. Dito, himala ang pinag-uusapan. Sa ating mga kinagisnan relisyon o sect at denomination, wala po talagang himala doon, hinala. Kaya nagda-doubt yung iba, wala yatang Diyos eh. Kaya yung iba, nagsusuicide, nagpapakamatay. They were so much depressed, mga mayroon. Yan po ang problema ngayon sa mundo nating kinagagalawan. Kaya nakikiayon na sa mga makasanlimutang mga gawain. Ngunit dito, mga minamahal ko, lubos tayong pinagpala. This is the true church of the living God. From the book of 1 Corinthians chapter 12, verse 28, atin pong basahin. First book of the Corinthians, chapter 12, verse 28. And God hath set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues. Dito po sa unang mga taga Corinto, kapitulo 12, ang talata ay 28. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa mga sa Inglesya. Una-una'y mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatlo'y mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Amen. Amen. Praise the Lord. Pag maranasan mo ito, aalis ka pa ba? Lahat magsabing praise the Lord. Kaya ang laging binabanggit ng ating minamahal na mga kapatiran, sinong hindi maglilingkod sa Diyos? Dahil ang Diyos naglagay ng ilan sa iglesia, una-una'y apostol, ikalaway mga propeta, ikatlo'y mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang mga wika. E kompleto rito, mga minamahal ko, wala ka nang hahanapin pa. Pagka ikaw ay nawala pa at sinadya mong umalis, malamig ka, ikaw na rin ang may kasalanan at nagpahamak sa iyong sarili. Hindi po pagpapala ang darating sa iyo. Lahat ng pagsubok darating sa iyo, ipahintulot ng Diyos yan upang manumbalik ka uli, upang magbalik loob sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya nga mga minal, mula sa ating kinalalagyan, this is the powerhouse of our loving God. Dito, makita niyo po yung mga dakilang himala, mga lumpo, pinalakad, ang mga bulag, nakakita. Ang mga karamdamang cancer, pinagagaling. Yung mga taong walang direksyon ng buhay, binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya kahit sa lugar, doon sa dako ng Inares Gym, mga minamahal ko, laksa-laksang mga himala. Ang daming pinalakad ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa amang lugar, maging doon sa lugar ng Sambuanga. Kung inyo na-monitor niyo po yung patotoo na isang Muslim na convert po siya dahil siya po'y paralyzed, dinala sa gawain, hindi makalakad ng kung ilang taon. Nung tinanggap niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, nakalakad siya. Lahat magsabing praise the Lord. At siya po'y inuusig. Galit na galit ang kanyang mga mahal sa buhay. Bakit mo ginawa yon? Sabi niya, diyan sa ating relisyon eh, hindi naman ako nakalakad eh, ang tagal-tagal na eh. Eh dito, nakalakad ako. Alangan na umalis ako dito. Dito ko gagawin at igugugol ko ang buhay ko. Lalakad ako sa katwira ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Grabe ang patutuon niya. Pati anghel nga doon sa banal na gawain, nagpakita sa kanya. Mga minamahal ko, nakita ko ang anghel, mga bata, mga kabataan na mga anghel, mga minamahal ko. Kaya sabi niya, wala nang atrasan ito. From Muslim, ako'y na-convert na tunay na Kristiyano. Diyan po nagaganap ngayon ang sinabi po ng isang imam doon sa dako ng Talipaw Sulu, kung saan sinabi sa ating minamahal at kagalang-galang na pastor, balang araw, Evangelist Will de Almeida, ikaw ang magiging pastor ng mga Muslim. Ay, nagkatotoo na. Lahat magsabing praise the Lord. Yung salita ng Diyos, totoong nagaganap, mga minamahal ko. Ang pangangaral ng ating dearly beloved pastor, merong kapangyarihan maging sino ka man. Hindi nagtatangi ang ating mahal na Panginoon.
pag ikaw ay tinawag na sa magitan ng panalangin at pag-aayuno, pinagpala kang lubos dahil dito ka pagpapalain hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kumpleto, mga himala, kaloob ng pagpapagaling, wala yan sa iba. Ang relihiyon, tingnan niyo po, majority ng relihiyon na hindi nagtuturo ng katotohanan. Actually, may sarili silang mga ospital eh. Pag may mga ospital sila, special pa yun. Kung sino raw ginagamit dun sa church nila, yun lang ang makakapasok. Yung mga walang-wala, binabaliwala nila dahil walang pambayad. Pero dito, libre ang kagalingan. Walang ospital. Merong Diyos na nagpapagaling ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Uuwi kang may kagalakan, may kagalingan. Hindi ka na kailangang gumastos pa sa ospital. Dito, mga mahal ko, yung gagastusin mo sa ospital, ay maiipon mo yan eh, magiging blessing yan eh. O di may kabahagi ang mala Panginoon para sa kaligtasan pa ng marami. Lahat magsabing praise the Lord. Kapangyarihan po ang pinag-uusapan dito. Marami nagsasabi, hindi na uso ngayon yan. Wala na yung kapangyarihan. Bakit? Totoo po, ang kapangyarihan ng Diablo ngayon, siya po ang kumikitil ng marami. Anytime, nagdeklara na ang mga communist countries, pwede nang magkagera, nakahanda na kami. The nuclear war, yan ang binanggit po ng presidente ng North Korea. Anytime, nakahanda na, nag-uumpisa na. Ngunit, nagbabala at ibang malalakas na bansa na may kapangyarihan din, subukan mo, magtatapos sa World War III. Challenge po yan sa bawat isa. Ngunit ikaw at ako, narito tayo dahil nandyan ang mang-aaliw. Hindi tayo takot sa anumang bagay dahil alam natin ang mahal na Panginoon, siyang magliligtas sa atin eh. Meron tayong kapangyarihan laban kay Satanas. Hindi dati na talaga inalipin tayo, kinawawa tayo, pero ngayon, lumayo ka Satanas. Hindi ka namin aatrasan sa pangalan ng ating pinakamamalapay na Jesus. At talagang magsitakas, mga minamahal ko. Hallelujah, praise the Lord. Acts chapter 1, verse 8, atin pong basahin. The book of Acts chapter 1, verse 8, "But you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth." Ang mga Gawa, Kapitulo 1, versikulo 8. Darapat at tanggapin niyo ang kapangyarihan pagdating sa iyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Hudiya at Samaria hanggang sa kahuli-huliang hangganan ng lupa. Amen. Praise the Lord. Lahat magsabing praise the Lord. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating ng sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Ito po ay patuloy na nagaganap. Pag binanggit mo, Jesus Miracle Crusade International Ministry, kumbinsido po ang lahat. Ayaw lang nilang maglingkod sa ating mahal na Panginoon, pero kumbinsido sila sa himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, sino ang tatayo na saksi? Eh di ikaw at ako, tayo'y mga saksi sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kung sa mga balita nga, mayroong sinasabing saksi. Panoorin nyo ang saksi. Ito mga nagaganap, mga kasamaan. Pero mga minamahal, nakakapasok ang mga patotoo ng Jesus Miracle Crusade. Yung naalala, nag-umpisa ang pandemic, isang bata doon sa dako ng Cebu ay talagang halos mamatay sa COVID. Mga minamahal, kunit ang kanyang tiyuhin ay saved na. Kaya pinapasahan siya ng mga papuring awitin. Ginagawa ng bata, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Grabing himala doon sa lugar na yon. Pinagaling ang batang yan at nakumberte ang kanyang mga anak. Nasa saksi po yan.
Isang elderly po na kapatiran sa po siyang sister, binangga. Talagang mga minamahal hit and run nga eh. Kawawa. Sabi niya kawawa, patay. Pero ang ating mahal na kapatid, mas matigas pa yung katawan niya kesa doon sa sasakyan. Bakit? Hindi po siya nasaktan, mga minamahal ko. Nagpagpag lang at sinabi niya, ako'y taga Jesus Miracle Crusade. Ang Diyos ko ay buhay. Mga nasa news din yan. At lately, mga minamahal ko, kung yun napanood, na-monitor po namin eh. Parang kapatiran ito. Isang inanantahanan, naging sabi na nating naghabang inaasikaso niya ang kanyang pamilya, gusto niyang matapos ang kanyang kurso. Mga minamahal, natapos niya with honor. At yan po'y ifiniture po sa saksi. O, saksi na naman. Ibig sabihin, tayo ay saksi ng kapangyarihan ng Diyos. Baka may ipinakita doon ng mga anak niya. Mga children's choir yun ah. O, mga anak niya, youth choir yata yun ah. Sabi kasi hindi binanggit ang Jesus Miracle Crusade. Pero tayo, kilala na natin kung sino ang mga kapatira na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi niya, inuuna ko ang Diyos sa lahat. Pangalawa, nais ko rin na balang araw pagpalain ako ng ating dakilang Diyos, tatapusin ko ang aking pag-aaral sa kabila ng ako'y may pamilya. Mga may itinaguyod niya ang kanyang pamilya sa kanyang beloved husband na may pananampalataya, lubos ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tinanggap niya ang graduation, ngunit ang pinakamahalaga na graduation na inaasahan niya, yung siya'y makapiling ng ating mahal na Panginoon, sampu ng kanyang mga mahal sa buhay. Lahat magsabing, praise the Lord, tayo'y magiging saksi sa buong mundo. Paninindigan natin yan, mga minamahal ko. Sino magpapatotoo sa huling panahon? Sumaatin na ang banal na espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po ng banal na kasulatan, pag sumaatin ang banal na espiritu, meron siyam po yan na bunga. Siyam na bunga. The fruit of the Spirit. Singular lang po yan. Ibig sabihin, kumpleto pala ang sangkap. Ang sabi po ng Galacia 5:22, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa gayong bagay ay walang kautusan. Against us, there is no law. Kaya dito, pinatutunayan ng Diyos, sabi nga, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Ikaw at ako, na dating sabihin na nating nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na. Sabi nga, Jesus is the light of the world at tayo ay mga liwanag din upang ipakilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang batas ng banal na Espiritu, tayo po ay pinalaya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating huling talata, from the book of Romans, chapter 8, verse 2, Amen. Praise the Lord. The book of Romans, chapter 8, verse 2, for the law of spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, ang talata ay 2, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Amen. Amen. Praise the Lord. Mararanasan ng bawat tunay na mananampalataya pag dumating sa iyo ang banal na Espiritu. Mga minamahal ko, ikaw ay aaliwin eh. May problema ka, huwag mong intindihin yan. Dahil ang mang-aaliw ang maghahayag sa iyo at magpakakita ng mga dakilang himala. Dahil ang sabi po, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Sa panahon natin ngayon, sabihin natin pasama ng pasama.
nandyan ang kagutom, nandyan ang kahirapan, nandyan ang mga patuloy na mga pandemic pa, mga minamahal ko, at ang mga kalamidad ngayon talagang matitindi. Earthquake kaliwat kanan kung wala sa atin ang banal na Espiritu. Wala ang mga aliw, mga minamahal ko, tayo po'y maaaburido. Tayo po ay talagang mag-aalala sa ating kaganapan sa huling panahon. Ngunit sinabi ng banal na kasulatan, huwag tayong mag-alala. Kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Datapot ang maaaliw sa pakatuwid bagay ang Espiritu Santo na susugiuin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng mga sa inyo'y aking sinabi. Yung mga patutokong isa-isay natin, mga minamahal ko, yan ay kayamanan natin. Narinig mo yung patutoo, mga minamahal ko, lalo kang lumalakas eh. So, sabi nga sa ating mahal kapatid, 14 kong naranasan na ako ay maging biktima ng mga holdupper, snatcher. Ngunit sa pangalan ni Jesus, sila ang naging biktima, nagsilayas sa pangalan ng ating pinakamamalapay ni Jesus, ang kapangyarihan ng Diyos ang kumilos upang hindi magtagumpay ang mga holdupper, snatcher. Ngunit dito, di ba't kuminhawa tayo, mga minamahal ko? Minsan darating ngayon ang panahon, magkano na ang presyo ng gasolina? Kahirapan, mga minamahal ko, ngunit ipinaintulot ng Diyos na ang tao, ipinaunawa niya ay hindi lamang nabubuhay sa magitan ng literal na tinapay. Man shall not live by bread alone, but every word that proceedeth out of the mouth of God. Ang salita ng Diyos na ipinangaral dito may kapangyarihan. Kaya nga, mga minamahal, tinuruan tayo as a perfect example ng ating dearly beloved parents in the Lord, ating beloved dearly beloved pastor, mga minamahal ko, kung anong puno, siya rin bunga, lahat magsabing praise the Lord. Nakapagayuno ng makailang beses na 40 days, 19 days without water, hindi kaya po yan ng mga leader na nagkukunwaring mga ngaral. 130 days nung umakyat sa Talipaw Sulu hanggang pagbaba, mga minamahal ko, hindi nila kaya yan. Dahil pinatunayan lang ng ating dakilang Diyos, ako'y Diyos na buhay. Ang mahalaga, yung kaluluwa mo ay malusog. Sa iyong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, nasa iyo ang banal na Espiritu. Mawala na ang lahat, huwag lang ang banal na Espiritu, mga minamahal ko. Mawalan man tayo ng pagkain, wala tayong alalahanin. Nandyan ang mga aliw, mga minamahal ko. Hindi niya tayo pababayaan, mga minamahal ko. Tayo nga ay nasa buong-buong katotohanan. Lahat magsabing, praise the Lord. To confirm na tayo nga ay tunay na anak ng Diyos sa ating dearly beloved pastor. Magkapatid, papunta rito, nakasakay sa pass bill po yata. Biglang nawala yung kanyang brother. Pagdating dito, mahal pastor, ang aking mahal kapatid, biglang nawala. Sinasama ko rito. Sabi ng mahal pastor, magpuri tayo, magpuri! Mga minamahal ko, kumilos ang banal na Espiritu. Sa pangunang panalangin ng ating dearly beloved pastor, maya-maya nandyan na yung kapatid niya. Alam niyo po kung nangyari, mga minamahal ko, could you imagine, dinala siya sa impyerno ng mga demonyo, iniharap kay Satanas. At nung nagpuri na dito sa lugar na ito, ang sabi ni Satanas, pakawalan niyo, nagkamali kayo. Nagkamali kayo ng kinuha. Pakawalan niyo yan. Natatakot po sila sa propeta ng Diyos, sa panalangin at sa pagpupuri. Merong kapangyarihan. Ang banal na Espiritu ay kumikilos, mga minamahal ko. Lumalayas ang masamang Espiritu. Ito'y nagpapatunay lang na tayo nga ay tunay na anak ng Diyos. Nakasulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay. Anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay umawit sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Patuloy na anyayahan natin ang banal na Espiritu.
maramdaman natin ang dakilang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Ang mga aliw, the Comforter, the Holy Spirit. Kung wala ang banal na Espiritu sa iyo, ngayon na ang panahon. Kailangan natin ng revival. A man must have the Spirit of God. Pag wala kang Espiritu ng Diyos, mabibiktima ka, mapapahamak ka. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Siya ang ating kaligtasan. Ipinangako niya ito dahil tayo nga ay tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Tayo pong lahat ay umawit. Gawin natin panalangin ang awiting ito habang ibinibigay ko po ang buong pagkakataon. Hallelujah sa ating beloved preacher, beloved brother Mars Pactor. Come, Holy Spirit, follow me now. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sa lahat ng ating mga binamahal na mga baguhay, mga bisitang narito ngayong araw na ito. Ang araw na ito'y ginawa ng ating mahal na Panginoon upang inyong makilala ang ating totoong Diyos. Diyos na nagmamahal sa atin. Diyos na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your hand. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, hallelujah, I grow to love you.
lahat po ng ating mga minamahal na mga bisita. Baguhang narito ngayong araw na ito, mga minamahal, ang araw na ito ay ginawa ng mahal na Panginoon para sa inyong kaligtasan. This is the day of your salvation. Gaano kahalaga, mga minamahal, ang kaligtasan, mga minamahal? Sabi ng ating beloved honorable pastor, salvation is the greatest matter of importance. Kahit anong nangyari ng buhay ng tao, kahit ang pinakamayamang tao sa mundo, kapag wala siyang kaligtasan, nanganganib ang kanyang kaluluwa. Because after death, there is heaven and hell. Ang iniligay ng ating mahal na Panginoon ay lugar na kapahamakan sa mga taong ni-refuse ang salita ng Diyos. Hindi kumilala sa ating mahal na Panginoon. Ngunit ang oras na ito, nabubuksan niyo ang puso ninyo para sa mahal na Panginoon. Magkakaroon kayo ng kapayapaan, kagalakan sa inyong puso at isipan. Ang inyong mga problema ay lulatasin ng mahal na Panginoon, mga taglay na karamdaman, pagagalingin ng mahal na Panginoon. Igisa lahat, magkaroon tayo ng totoong kaligtasan, langit at buhay na walang hanggan na inihanda ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng balang kasulatan, there are four keys of salvation, apat na susi ng kaligtasan. Una po, kinakailangan magkaroon kayo ng pananampalataya. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Pangalawa po, ang tinatawag na repentance. Anong ibig ng Diyos na gawin natin pag-isisi? Kinakailangan ito'y makadiyos. Nagmumula mismo sa ating mga puso. Sabi ng Acts 3 verse 19, repent ye therefore and be converted, and your sins may be blotted out, that the time of refreshing shall come before the presence of the Lord. Yung panahon ng kaginawahan, ang mahal na Panginoon na magpapala sa atin. Kapag lumapit kayo sa mahal na Panginoon, masumpungan natin ang kapahingahan, ang lahat ng pagpapala kasaganaang ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Pangatlo, kinakailangan natin maganap ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. After ng ating banal na gawain ngayong araw na ito, umuwi kayong magpabautismo upang makamtan ninyo ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Acts 2:38, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Pang-apat, ibibigay ng mahal na Panginoon baptism of the Holy Spirit. Itaas ang inyong mga kamay ngayong oras na ito. Buksan ang inyong mga puso. Tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon. Siya ang ating Diyos na nagmamahal sa atin. Matagal na tayong hinihintay ng ating mahal na Panginoon. Ang araw na ito ginawa ng mahal na Panginoon upang kayo'y panyang pagpalain. Makamtan ninyo ang lahat ng katugunan sa iyong mga panalangin. Sabihin niyo mga katagang ito, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po ako, isang tao makasalanan. Ako po ay nagsisisi sa lahat ng mga nagawa kong pagkakasala mula na ako'y isilang hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako. Tinatanggap kita ngayon bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng aking buhay. Iligtas mo po ako kasama ng aking buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. Kami po'y manalangin para sa inyong lahat. O po, dakila, mapagpala, makapangyarihan po namin Diyos. Salamat po sa mga baguhang inilapit mo ngayong araw na ito. At sa pangunang panalangin ng aming beloved honorable pastor, Evangelist Wildes Rodalmeda, pagpalain mo ang lahat, mahal na Panginoon, mga minamahal namin mga baguhan. Samampanig sila, mahal na Panginoon, ay iba't ibang mga bansa, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon, dahil ang mga salita mo, aming narinig ay makapangyarihang salita. Diyos kang buhay, totoo, tumutugon ang aming mga panalangin. Mahal na Panginoon, pagpalain mong lahat ng mga baguhang narito. Kayo mo sila mga tunay mong mga anak sa isip, sa puso at sa gawa, sa katotohanan. Igisa lahat tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen and amen. God bless you po sa lahat na ating maminamahal ng mga baguhan. Maminamahal, magpatuloy po kayo. Magpalain po tayo ng mahal na Panginoon. Narito po, maminamahal, ang ating beloved ordained preacher, beloved Kira, for our prayer for the sick. Marceling po. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Madumar, my beloved co-preacher. Hallelujah. Tayo po'y manalangin, mga minamahal.
para sa lahat ng ating mga prayer requests, anuman ang iyong kahilingan sa ating mahal na Panginoon. Sa ating dakilang Diyos ay walang imposible. Mami, sumampalataya po kayo, magkaisa po tayong dumalangin. Sa unang dalangin natin, bilabi ng Pastor, magsisipo muna tayo. Dakila po namin Diyos na mga parin sa lahat pinakamamahal na Panginoon Jesus. Narito po kami sa iyong banal na paanan. Sa unang dalangin ng ang bilabi ng Pastor, Evangelist Willis, Brother Almeda. Lubos po kami nagpapakumbaba, mahal na Panginoon, na nagsisisi. Sama kami ng sumpungan sa iyong pagkakas salamat po kulang. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin at tulungan mo kami. Masunod po namin lahat mong kautusan. Maging sakdal ang aming pananampalataya sa iyo, Diyos. Hallelujah po sa aming pasasalamat. Nagsugo ka ng totoo mong propeta, mahal na Panginoon, ng alam mong katotohanan. Hallelujah, pang ikapangyarihan, mahal na Panginoon. Saan po na bilabit, mga abad, bilabit, children, na binigyan ng buong buo ang buhay sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah, at ngayon tinatamasan namin ang totoong pinagpalang buhay at katiyakan sa buhay na walang hanggan, mahal na Panginoon. Ang patuloy ng kalakasan, mahabang buhay na amin ang mga ginagawa, mahal na Panginoon. All the beloved children, ay lubos po namin pinasalamatan ng walang hanggang pasasalamat, mahal na Panginoon. Ito po'y maging daan upang matuloy niya ipapangalan ng isang ebanghelyo sa buong kinabahal hanggang sa ano yung pagbabalik, bago magbabalik, mahal na Panginoon, maligtas ang lahat mga hinirang. Thank you so much, Sir Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Mga minamahal, ilihans po natin ating mga sarili, isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan na may karamdaman. Isipin po natin ating kagalang-galang na mga Pastor Evangelist Willis Radal Meda ang naglihans po sa atin, maging sa ating mga loved ones at mga kapatiran sa buong mundo, mga minamahal. At i-cast out po natin, sambitin po natin lahat ng masamang espiritu ng karamdaman, problema o bisyo man yan, i-cast out po sa pangalan ni Jesus. Demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, homosexuality, multi-lessness, matter of problems, spiritual problems, drug addiction, unbelief and doubts, carnality, vanity, vain glory, pride, lust, covetous, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, mga panghihina, panlalamig, panlulupa, pag-cast out, cast out in Jesus' name, be healed, be blessed, problems are solved right now, in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, amen and amen, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, pasalamatan natin ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sapat lahat ang ating mga kahilingan, tinugunan ng ating mahal na Panginoon. Sa ibang kaparaanan, bangkitin po natin, mga minamahal, ang katagang hallelujah, praise the Lord. Ito po a million times sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Napaka-powerful, mga minamahal. Palagi niyo pong babanggitin yan, mga minamahal. Praise the Lord. Sabi-sabi po tayo, tatlong beses, mga minamahal, sabay lukso. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. We love you so much, Lord Jesus. Glory, glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po, minamahal. Praise the Lord. At tayo po.